Kamusta mga kabrad? Maligayang pagbabalik. Sa video nito pag-uusapan natin ay ang nangyaring pagsabog sa bansang Lebanon sa Port of Beirut, na ang lugar ng ito ay ang pinakamalaking lungsod sa Lebanon. Pero bago natin ipagpatuloy yung topic na yan, ay kung bago pa lang kayo sa channel na ito at gusto nyo ng mga ganitong video, make sure na i-hit nyo ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify kayo sa mga future upload natin. At kung may nais kayong ipasaliksik o ipakwento, ay mag-comment lang kayo sa ibaba ng video nito. Maraming salamat po! Noong August 4, 2020, sa Beirut, Lebanon, may nangyaring malaking pagsabog sa warehouse ng Port of Beirut na ang bilang ng mga namatay rito ay hindi raw bababa sa 137 katao. Ang mga nasugatan naman ay umabot raw sa 5,000 at marami pa rin daw ang pinaghahanap. Ayon ito sa Health Minister ng Lebanon. Ayon nga sa investigation, nag-umpisa raw ang apoy sa warehouse number 9 at kumalat raw ito papuntang warehouse number 12. Ngunit ang masama rito, sa warehouse number 12 raw ay may naka-stack pala rito ng 2,750 toneladang ammonium nitrate. Nang tinamaan nga raw ng apoy ang ammonium nitrate, ay mabilis nga raw itong sumabog na nagpayanig sa buong syudad. Dalawang beses ito sumabog, nagiba ang warehouse pati ang lupa na kinatatayuan ito. Libu-libong gusali ang nawasak dahil sa pagsabog na ito. At maraming tao ang natabunan dahil sa pagsabog na ito. Akala nga raw ng iba ay isa raw itong pag-atake ng mga kaaway. Ang pagyanig ay umabot pang araw hanggang Nicosia na 240 kilometers ang layo mula sa Beirut. Naitala ng seismologist nila ng pagyanig ay parang 3.3 magnitude earthquake. Ayon nga sa balita, ang 2,750 toneladang ammonium nitrate ay isang kumpistadong kontrabado mula sa isang Russian businessman. At 6 na taon na nga raw itong nakaimbak sa warehouse. Noong 2013 daw kasi, ang barkong pagmamay-ari ng Russian businessman na may pangalang Igor Grichuskin ay nakatakda sanang maglayag mula Batome, Georgia hanggang Beira, Mozambique. Pero sa hindi inaasahan, ang barko niya ay nasira nung malapit na sila sa Beirut. Kaya ang nangyari, ang barko ay na-stranded sa port ng Lebanon. Ilang linggo pa ang lumipas nang mag-declare na ang may-ari ng barko na si Igor na iwan na ang barko sa Port of Beirut. At doon nga ito na-stranded at pinabayaan na nga lang ng negosyanteng si Igor. Ang ammonium nitrate naman na karga ng barko ay binaba ilang buwan pagkatapos makaalis ng mga crew ng barko. Kaya simula nga raw noong 2013, ang ammonium nitrate ay nakaimbak na sa warehouse ng Port of Beirut kasama ang barko na pinagkargahan ito at inaantay na nga lang daw itong masubasta. At ayon pa nga sa kwento, marami na raw nag-warning sa mga otoridad sa panganib na dala ng ammonium nitrate, ngunit hindi raw agad ito inaksyonan. Kaya nung nakaraang August 4, 2020, araw ng Martes, bandang 6 PM ng hapon, ay nangyari na nga ang kanilang kinatatakutan dahil sa dalang panganib ng ammonium nitrate. At eto na nga ay ang malaking pagsabog na ikinasawi ng mahigit 100,000 katao. At panigurado mga kabrad, ay pumapasok sa inyong isipan kung ano nga ba ang ammonium nitrate. Ang ammonium nitrate mga kabrad ay kadalasang ginagamit sa agricultural industry bilang isang fertilizer. Ang component kasi ng ammonium nitrate ay ang element na nitrogen kasama ang hydrogen at oxygen. Ang hydrogen ay tumutulong sa photosynthesis ng mga halaman. Ang maganda nga raw na fertilizer ay ang ammonium nitrate kumpara sa ibang fertilizer. Ngunit alam nyo ba na ang ammonium nitrate ay isa ring explosive compound na ginagamit sa mining at construction operations? At eto ang tanong, paano nga ba sumasabog ang ammonium nitrate? Kung papainitan mo nga raw ang ammonium nitrate na aabot sa
170 degree Fahrenheit, ito ay dadaan sa proseso ng decomposition. Ito ay isang uri ng chemical reaction na nakakonvert sa ammonium nitrate papunta sa nitrogen, oxygen gas at water vapor. Ang reaction nga raw ng produktong ito ay hindi delikado at normal lang daw ito sa ating atmosphere. Ngunit ang ganitong proseso ay naglalabas ng isang napakalakas na energy. Ipiniliwanag ito ng isang profesor ng University of Melbourne na si Professor Ian Ray ng idea ng paggawa ng isang pangpasabog gamit ang ammonium nitrate ay mula ito sa high energy hanggang low energy. Ang energy na malilikha nito ang tinatawag na explosive power. At ang sabi pa niya, ito raw ay nangangailangan ng pressure field sa isang saradong lugar na hindi pwedeng sumingaw. Sa prosesong ito, dun lang sasabog ng malakas ang ammonium nitrate. Kaya ganun ang nangyari sa warehouse sa Beirut dahil naka-stack ang ammonium nitrate sa isang saradong lugar tapos nainitan pa hanggang 170 degree Fahrenheit. Kaya para nang nagpasabog ng atomic bomb. Pero kung nasunog raw ang ammonium nitrate sa isang bukas na lugar, hindi raw ito sasabog ng malakas dahil sisingaw lang ang usok nito. Kapag sinunog ang ammonium nitrate, ang kulay raw ng usok nito ay kulay red na may halong brown. Ito nga ay makikita nyo sa nangyaring pagsabog sa Beirut, Lebanon. At bago magtapos ang video na ito, nais ko muna pong sabihin na nakikiramay po ako sa lahat ng pamilya na namatayan dahil sa pagsabog sa Puerto Beirut. At hanggang dito na lang mga kabrad ang video na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Maraming salamat po sa panonood.